hindi sila pinoto ng Malacanang, dapat makinig sila sa tamang pamamayan na kanilang kinakatawan. At malinaw at mariin ang narinig natin sa buong bansa na dapat i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Pero bago ako magtapos, alam niyo ba ano ang sabihin ng ABS-CBN? Alam niyo ba? Hindi, totoo. Joke. Out of Broadcasting System, Chronicle Broadcasting System. Yun, parang gano'n, no? ABS-CBN. At ito ay tinatag noong 1946 pa. Ano ibig sabihin? 74 years old na siya. Gano'n nakatagal ang ABS-CBN. Pero maalala natin lalo ng ABS-CBN noong madiling nakasaysayan ng martial law na kung saan sinarahan ang ABS-CBN, pinalitan yung logo ng ABS-CBN, at anong pinalit yan? PTV4. Yan ang madilim na kasaysayan ng panahon ng martial law na maraming mga free na mga press ang pinagsasaran. At nakakabahala na ngayon inuulit ito. Mga kasama, this is beyond ABS-CBN. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay kalayaan ng pamamahayag, ang press freedom. Hindi maganda ang record ng administrasyon ng Pangulong Duterte. Ang ginawa niya sa Rappler, ang ginawa niya sa Inquirer, at iba pang mga pahayagan na kritikan sa administrasyon at ginagamit ang buong lakas at tapang para takutin, iharas, at ang pinakamalala, sarhan ang mga ito. Kaya mga kasama, totoo, February 14 ngayon, o ano pa, may isa pa akong initial. Ano ibig sabihin ng NCOV? Ano ibig sabihin ng NCOV? No cash on barrel. No! Ang sabi daw nila, ibig sabihin, new corona virus disease, no? Ang sabi ng iba, hindi daw, kasi Valentine's ngayon, no cash on Valentine. Pero, dapat ang sinisigaw natin, WTF! Ano ibig sabihin ng WTF? What the fuck? Where's the franchise? Maraming salamat. Defend! Defend! Defend press freedom! Defend! Defend! Defend press freedom! Magandang gabi po sa lahat ng mga bagong labas na kalalabas lang ng mga ABS-CBN Premiers! Nakakuha sila lahat ng memo, lahat tayo ay dapat nakapula ngayong araw na ito. Ngayong araw ng mga puso, ipaglalaban natin ang ating pamilya. Walang memo. Hindi, ano lang yan, figuratively speaking, you know. Kinokorek ako ng mga editors agad sa likod. Ang bilis ng copy reading po. Yes, opo. At muli, magpapaalala lang po, meron po tayong signing, no, petition signing. Ito po yung offline version ng ating change.org petition. Meron po dito ang table, nandito po ang inyong, pwede po kayong mag-sign ng inyong, para in support of the petition. At syempre, yes, Sir Jun. Pupasuhan po kayo, Sir Jun. Pupasuhan din natin ang PCP, ang Freedom Mall. Kumuha lang po kayo ng mga hearts dyan. May mga papuso po ang PCP. At sa pangunguna po ni Sir Jun, pwede niyo pong ilagay sa Freedom Mall ang inyong mga mensahe. Messages of solidarity para sa ABS-CBN workers at para sa lahat ng mga media na sa ngayon ay under attack sa ilalim ni President Rodrigo Duterte. Okay. May pag-game sana ako, kaya lang walang price yung MUJP. Gusto nyo bang mag-games kahit walang price? Yeah! Ha? Para sa pagmamahal sa bayan, gusto nyo ba munang maglaro dito? Yes! Kailangan po natin ng mga kahit tatlo lang na manggagawa mula sa ABS-CBN. Ha? To follow na lang ang price. Sinilin nyo na lang po si David. Kilala nyo naman po si David. Pwede naman to follow. Baka may gift checks kayo dyan para medyo may ano tayo. Baka may gift checks kayo nakatagod. Gift checks ng Uniqlo, mga gano'n, para medyo may pang-energy tayo. Wala?
Hotline workers! Wala, walang gustong pumagat kasi wala tayong pang price sa taxi. Ha? Tatlong tagaon yan daw! Halika, dali! Dito, kayo, dali! May konting pag-extop tayo. Ayan, ako na lang po lalapit sa inyo bilang mababaan ko yung microphone. Para mag-retirement nyo, may trabaho, di ba? Very good? Very good! Okay, 1, 2, 3! Metro ABS-CBN said that... 1, 2, 3, 4, 5, 6! Okay, 6 months lang daw. Ayan, 6 months, patay tayo dyan. Sa contractual, o, na-end ko na si sir. Okay, so kailangan natin mag-celebrate. Maraming rita, kahit tayo ay nag-dingit-dits sa galit, kahit tayo ay ano, marami ang dahilan para tayo mag-celebrate dahil sa suporta na ating nakukuha mula at sasama-sama nating paglaban para sa freedom of the press, freedom of expression at para sa kagalingan at welfare ng mga manggagawa ng ABS-CBN. At para po sa susunod na magsasalita, tinatawagan po natin si Ginoong Ryan Martinez ng College Editors Guild of the Philippines. Asan ka na? Hindi ko makuntayin ang aking kasiyahan kasi ang daming tao na lumabas ngayong gabi. Ayun, isa, bilang palura, isang mainit at maalab na araw ng puso sa ating lahat. Kami po ay mula sa College Editors Guild of the Philippines, isa po aming alliance sa mga campus publication. At kami po ay nakikisa sa ating paglaban, pagtatanggol, sa ating kalayaan sa pamamahayag, at sa pagtutol sa ginagawang pagsususpindi ng prangkisa ng ABS-CBN. Sa aming mga campus publication, sa mga mamamahayag pang campus, hindi na iba ang sitwasyon na nararanasan namin sa loob ng paaralan, sa nakikita namin sa labas. Samdamakmak ang nararanasan namin mga violation, mga pagkakaso ng mga school administration dahil ayaw nila makita na sa laman ng aming mga pahayagan, sa laman ng aming mga balita ay mga kritisismo, mga pagpupuna at mga konkreto na social issues sa ating lipunan. Ganito din ang sitwasyon na nararanasan ng ABS-CBN. Isang administrasyon na ubusin ang kanyang resources, ubusin ang kanyang manpower para patayinigin, supilin ang mga kritikal na mga mayag. Ang ABS-CBN, sabihin natin, hindi man lang siya isang naging idea na organisasyon. Pero nakikita natin na ang ABS-CBN ay isang baluarte, isang bulwark, isang poste sa ating pagtatanggol sa ating kalayaan sa pamamahayag. Ang mga nilalabas na mga issue, mga balita ng ABS-CBN na walang humpay, walang kinikilingan. walang puspusan na paglabas ng balita ng ABS-CBN sa mga konkretong kalagayan ng ating mga kababayan mula sa kay taas-taasan ng Luzon hanggang sa kadulubuan ng Mindanao maging sa ating mga kababayan na, sa labas ng ating bansa. Nakikita natin ang ABS-CBN maging ang ibang mga pahayagan, maging ang ibang mga isasyon ay tumutugon, nagbibigay, naglilinaw sa mga issue na kanilang nararanasan. Ito ba ay yung gusto nating mawala sa ating mga pahayagan? Ito ba yung sa kinabukasan gusto nating makita na wala nang binabalita about sa kung ano yung kalagayan na nararanasan natin bilang mga Pilipino? Hindi. Naalala natin na sa ganitong sitwasyon din, ganitong sitwasyon kumilos ang dating diktador na si Ferdinand Marcos. Pinatahimik niya ang mga pahayagan ng kanyang idiniklara ang martial law sa bansa. Ngayon, si Duterte, hindi na niya kailangan idiklara pa na may martial law.
ang mga aktivista, ang mga pamahayagan, mga community journalists, human rights worker, environmental, kahit ano na nagsisiwalat sa katotohanan na sitwasyon ng ating bansa, ay pilit na pinapatahimik at hindi man pinapatay ng ating bansa. Ito ba ang sitwasyon ng Pilipinas na gusto nating mapakita sa ating mga kapatid, mga kamag-anak, mga susunod na generasyon? Kaya maganda, natutuwa kami sa College of Doors Guild na makita ang dagsa-dagsang suporta na ipagtanggol ang ating kalayaan sa pamamahayag. Dahil ito ay isang karapatan natin bilang tao, karapatan natin bilang isang nasyon, karapatan natin para isiwalat ang ating mga pinaing, ang ating mga problema para sa isang lupunan na siyang tutugon sa ating sa mga ito. So hindi ka na papahabain pa, marami pang magsasalita, marami pa tayong games, mag-eyeball pa tayo. Ayun, maraming salamat. Mula sa College of Doors Guild, makakaasa kayo ng mga student publication, mga mag-aaral sa iba't ibang pamantasan sa buong bansa, ay kaysa sa ating laban, kaysa sa ating pagtatanggol sa kalayaan sa pamamahayag, kaysa sa ating pagtatanggol sa ating mga kalayaan sa karapatan. Bilang uli, ating isigaw, Defend press freedom. Maraming salamat.